Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y Biyernes sa 18th linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang mga maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa inyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinuhubaran sila ng mga lumusog at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod ng mamamatay tao. Bayang sinungaling at mapangamkam. Walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo. Rumaragasa ang mga gulong. Nagdadambahan ang mga kabayo. Humahaginit ang mga karwahe. Sumusugod ang mga nangangabayo. Kumikinang ang kanilang mga tabak.
Kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayo ang kanang lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninibe, sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng puon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarong ay aking igagawad. Ang parusa'y ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingiling ko ang sa aking nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ano pong dahilan
ng paggawa ninyo ng mabuti. Bakit po kayo mabait? Bakit kayo mapagbigay? Bakit kayo tumutulong sa nangangailangan? Bakit ninyo inaalagaan ang inyong mga may sakit? Bakit kayo sumisimba? Bakit kayo nagdadasal? Mga minamahal, nakakatakot po yung mga pagkakataong gumagawa tayo ng magagandang bagay, pero hindi natin alam kung bakit. Dahil, sabi ni Jesus, gagantihin ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Bakit mo ginagawa ang mga kabutihang iyan? Nawa po'y huwag tayong mahulog sa panganib na paggawa ng mabuti upang gawan din tayo ng mabuti ng iba. Mali pong dahilan iyon. Huwag din kayong magbibigay o huwag din kayong magpapautang sa inyong kapitbahay para makautang kayo kapag kayo ang nangailangan. Mali din po iyon. O huwag niyong mamahalin ang isang tao upang mahalin ka rin niya pabalik. Dahil kapag kaganoon, wala na tayong iniintay na kapalit. Naibigay na ang kapalit ng iyong ginawa. Na ilan sa atin ditong may sakit. Bakit niyo inaalagaan ang inyong mga may sakit? Para ba pagtanda ninyo iaalagaan din kayo? Bakit kayo sumisimba? Mahirap po yung ay isinama lang ho ako ng kapitbahay. Ay ako ho'y pinandagdag lamang para pampuno ng van. Bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 734, buod ng kalooban ng Diyos ang pag-ibig. Kung may iba pa kayong dahilan sa paggawa ng mabuti, bukod sa pag-ibig ninyo sa Diyos, asahan ninyong mali ang bagay na inyong ginagawa. Kung gumagawa ka ng mabuti, hindi dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, mag-isip-isip ka. Bakit po mahalaga na dapat pag-ibig sa Diyos ang dahilan ng lahat ng gawang mabuti? Tingnan ninyo, nagpagod ka, pinag-aral mo ang iyong anak, pinakain mo, tapos nung nagkaasawa, parang hindi ka nakilala. Tapos magtatampo ka, sasabihin mo'y wala kayong utang na loob. Kapag ka hindi na ibabalik sa iyo ang pag-ibig at kabutihang nagawa mo, mapapagod ka. Sa inyong mga mag-asawa, kapag ka kayo nagkakatampuhan, kapag hindi kayo magkaintindihan, baka manawa ka, baka magduda ka. Sa inyong mga nag-iibigan, kapag ka hindi ka agad nasundo sa una mong chat, magagalit ka. Kapag hindi ka napuntahan, kapag hindi sinin ang iyong message, kapag ka ang dahilan ng pag-ibig at ng kabutihan mong ginagaway para mahalin ka ng ibang tao, nakakatakot kapag ka hindi na ibigay sa iyo ang pagmamahal na iyan. Dapat ang lahat ng ginagawa natin dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Nagtatrabaho ka sa pamilya dahil mahal mo ang Diyos. Pinag-aaral mo ang iyong mga anak dahil mahal mo ang Diyos. Gumagawa ka ng mabuti, nagbibigay sa kapitbahay, nagpapatawad ka dahil mahal mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos laging may biyaya sa mga taong nananatiling nagmamahal. Itingnan ninyo, hindi kayo napasalamatan ng inyong anak. Pagod kayo, hindi kayo napasalamatan ng inyong asawa. Ikaw pa ang magluluto sa gabi pag uwi mo. Duming-dumi pa ng bahay. Tapos ikaw ang nagtatrabaho maghapon. Hindi kayo mapapagod ka.
Pero pag naisip mong ito'y dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, edi kay bukas kahit pagod ka, magtatrabaho ka uli. Natigil ka ho ang inyong pagiging magulang kapag hindi kayo pinapasalamatan ng inyong anak. Alam mo, sabihin ninyong, aba, hindi niyo ako pinasalamatan, hindi na ako ang nanay mo. Hindi man ganun eh. O yung mga, may mga sakit ninyong inaalagaan. Minsan maliligalig. Alam ba ninyo, ang mga may sakit ay maiksi ang pasensya. Pag binibigyan mo ng pagkain, sasabihin sa'yo, huwag mo akong pakialman at kaya ko. Huwag mo naman pakainin, magagalit, hindi daw siya pinapakialman. Eh bakit bukas, kahit pagod ka ngayon sa pag-aalaga, pitaalagaan mo uli bukas dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Kapag ang ginagawa mo'y dahil sa pag-ibig sa Diyos, hinding-hindi ka mananawa, hinding-hindi ka mapapagod, hinding-hindi ka magdududa, sapagkat alam mong ang Diyos laging may biyaya sa mga taong nananatiling nagmamahal. Sa banal na misang ito, mga minamahal kay Jesus, natatanggapin po natin sa banal na komunyon mamaya. Inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang lahat ng aking ginagawang mabuti, ang aking pagkakawang gawa, pagtulong, pagdadasal, magkaroon ng iisang dahilan, ang aking pag-ibig sa iyo, ikaw na pupuno sa aking kakulangan at magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyo kadakilaan, dinarakilaan ng lahat.
lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya. Sa mga kabataang nagnanais magpakumpil, 12 taon ang edad pataas, kayo po'y magpalista sa opisina ng parokya hanggang ngayong araw lamang. Bukas po, kaugnay nito, may seminar ang mga magulang, ninong at ninang sa umaga at maghapon naman para sa mga kukumpilan. Inyo pong sundan ang mga schedule na nakapost sa ating FB page. Nais din naming iparating sa inyo na bunga ng bisita pastoral ng Arsobispo. Simula po sa Lunes, magkakaroon na po tayo ng opisina sa buong linggo. Lunes hanggang Linggo, may bukas na opisina dito sa Pambansang Dambana upang matulungan kayo
at makapaglingkod sa inyong mga pangangailangan. Salamat po sa inyong lahat ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Gawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Salamat sa Diyos.